po ay susundan ng Nativity Rosary at Film Showing ng Apparition sa Fatima sa Tagalog Kulto. Naanyayahan po namin kayo na maghandog ng misa at panoorin ang pinigulang ito para sa ikalalago ng ating pagmamahal sa mahal na Birhen Maria. Samahan niyo po kami ibigay ang Nativity bilang regalo sa Kanya.
Ama namin makapangyarihan ka ng pinakapabuti iyong tinatanggay. Gawin mo sa aming kalooban manood ang pag-ibig sa iyong alam na kila at mundo. Upang sa pagundan ng aming pagsunod sa pamagitan ng iyong pinagkaloob, mapagyaman mo ang kabutiang iyong iniando. At ang iyong pinagyaman ay mapanatili mong lubos. Sa iyo, pagsubaybay sa amin, Papakop, sa pamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawala ng ka. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng propeta Jeremias. Panginoon, ako'y iyong hinikaya at sumunod naman ko. Higit kang malakas kaysa sa akin at ikaw ay nagwagi. Pinagtatawanan ko ng balang maghapon sila nagtatawa dahil sa akin. Tuwing ako'y nagsasalita at sisika ng karanasan, pagkasira, pinagtatawanan nila ako. Sapagkat ipinahahayag ko ang iyong salita. Ngunit, kung sabihin kong linikutin ko ang Panginoon at di nasasagutin ang kanyang pamahalaan, para naman ako'y nanaglalaban sa aking puso at iyong mga salita. Ako'y nakatulong sa aking mga buto. Hindi ko na kayang pigilin ito. Hirap na hirap na ako mag-ibig ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Thank you.
Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, alang-alang sa masakalang kapag ng Diyos sa atin, ako'y namamanhid sa inyo. Ialay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba na kayo at magbago ng isip upang mapatid ninyo ang kalooban ng Diyos kung ano ang mabuti, nakalulugod sa Kanya at talagang ganap ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ibabayad ng tao para mabalik sa kanyang buhay.
Sabagat lahat ng mga anak ng tao na taglay ang kabilang kapangyarihan ng kanyang ama. At kasama ang kanyang mga angel sa panahon niyo'y gagandihan niya ang bawat tao ayon sa kanyang ginawa. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Yesu Kristo. Sumayin niyo ang Panginoon. Mabigat ang mga panalitang itinayag ko ni San Pedro. Anong sabi niya? Huwag nawang itulot ng Diyos. Hindi po dapat mangyari ito sa inyo. Well, bahagi yun na kung saan ay ano bang sinabi ni Jesus? Yung anak ng tao, sino lang ang tao, si Jesus. Ay alin? Ay sinabi niya na magbaga ng maraming hirap sa kamay ng matatanda ng bayan na mga purong saserdote at ng mga iskriba at kanilang ipapamatay siya. Ibig sabihin ay ito ay karanasan na ng tao. Ay parang sinabi niya, ay Panginoon, ikaw ay Diyos. Ay bakit mo din naranasan ang mga bagay na ito? Ito ay inaranas ng tao. Kailangan natin gawin sa lindig na ito ay
makita po natin na hindi natin mararanasan ang tunay na magkaiwalay ang dalawa, paghihirap at muling pagkabuhay. Pero ito po yung bigyan natin na higit ng paghinilay po sa pagkakataon na ito, na matugunan natin sa bahagi po ng ating ibanghelyo sa araw na ito, na alin? Makita po natin na mag-isip tayo kapag po na lamang ang sinasabi sa atin ay kaligayahan, hindi na magdaranas ng kahirapan. So ito yung pagyayan na pinabahay ng mga kapag. At napapangang pagparaan, sino sabi na ito, eh, Father, eh, tayo mga kanalangin mo lang yung hirap. Anong itinadagdag ng aming pananampalataya bilang mga Kristiyano Katoliko? Kung sabi nga natin eh, yung aming paghihirap ay puno ng kahirapan, ay hindi yung muling pagkabuhay. Yung muling pagkabuhay. Ngayon, ano nga yung gagawin natin sa hirap? Eh, sarina tayo sa hirap. Kaya po maganda yung unang pagbasa. Sorry, ikalawang pagbasa. Sa sulat ng si San Pablo sa mga taga-Roma, ano sabi niya? Offer yourself as a living sacrifice. Offer yourself as a living sacrifice. Dagdagan ko, as a living sacrifice. Kasi pare, ay, halimbawa, upuha kayo ng exam. Gusto ninyong maging sa inyo, baka pasa kayo sa inyong pag-aaral, sa mga nag-aaral. Kung gusto ninyong magkakuha ng maging licensure kayo, pinakakinahan mo kumuha ng licensure sa mga hindi, ano, pinakinahan ninyong mag-aaral. Normal yun eh. Pero asan pa pala sa pagiging Kristiyano nyo? Ang ganun dyan, inihahalay ba ninyo bilang buhay na handog sa Diyos? Inihahalay ba namin bilang buhay na handog sa Diyos? Nandiyan pa lang yun eh. Nandiyan pa lang yung hirap. Pero naman kailangan, we have to offer it as a living sacrifice. Pinakailangan nating ihalay sa Diyos. Yun po yung pinakasusi naman, ang pag-aalay sa Diyos. Kaya tayo ngayon, magsisimpa na tayo sa simpa ng Diyos. Magsimpa tayo pag-araw ng ito at kaya siyang pangiling. Para alin, yung aming paghihirap sa nakalipas sa libid, ihalay natin sa Diyos. Yung mga nagtatrabaho, mga magulang, nagtatrabaho para mapalaki yung inyong mga anak, well, manampalataya na kayo, hindi, magkatrabaho kayo. Pero ano yung binibigyan ng parang, ihalay ninyo bilang buhay na sakripisyo sa Diyos. Yung araw-araw ninyong pagkatrabaho, 8 oras bawat araw, ay ihalay namin yung sarapan ng buong may kapal. Ibig mo yung bahagi ng ibanghelyo na pinamanig ko sa atin ngayon sa araw na ito. Ano sabi niya? Ano sinabi mo ni Jesus na kung saan niya na pinamanig ko sa atin, ang sabi niya ay, ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay siyang magkakamit nawa. Ang mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakamit nawa. Hindi ang tanong. Every time over 20. Para pero hindi lang sana sa bawat isa. Pero ito na eh. Ihalay niyo pa rin ang inyong hirap sa Diyos. Bakit puno na kami ng hirap? Kaya ano sa inyo na Jesus? Ihalay niyo sa Kanya. Pakikisa sa Kanyang paghihirap sa Diyos. No? Nandiyan yung hirap. Hindi yung sinabi na Jesus na ako, kapag kayo sa mga managaya sa amin, iwanan niyo ang inyong krus. Hindi, ano sabi ni Jesus? Pasanin ninyo ang inyong krus. Pasanin ninyo ang inyong krus.
So ano kaya, pero ano ba gawin natin? Iaalay natin sa Diyos. Makita po natin. Ito po nakalipas ng mga linggo, doon po sa mga nagsisimba everyday, no? Ay pinapagaloy lang palagi ni Kristo yung mga mapagpahibabaw, yung mayayapa, yung mga hipokrito. Bakit sinong sabi niya? Sabi niya kasi, hindi kayo niligaya kung kayong maging hipokrito. Kasi bakit? Kapag kayo mayapa, ano hinihintay niyong palakpak? Paano kapag hindi kayo pinalakpakan? Hindi kayo masaya. Anong sabi ni Jesus? Anong sabi ni Jesus ay, ialay mo ang iyong sarili bilang bahagi ng iyong pagmamahal. Pagkat kung ginawa yung trabaho mo, bakit? Bawa ng pagmamahal mo. Inialay ko ng Panginoon bilang pagmamahal mo sa iyo. Inialay ko, Panginoon, yung aking mga sigiraning bilang pagmamahal ko sa aking mama sa buhay. Yung aking paghihirap ng trabaho ako ng unang oras araw-araw. Yung aking alinlangan kasi ako'y nadaranas ng karamdaman. Pinakalang ihalay natin sa Diyos. Yung aking mga kahit na anong nararamdaman natin o anumang uri ng paghihirap natin sa daigdig na ito ng may pagmamahal. At nakikita ko ba ito? Makita ko ay natin gagaan yung ating kalooban. Kasi palaging pagkasama niya, suffering, death, and resurrection. Misteryo Paskwa ni Jesus. Pero sa pagninilay po natin sa linggo ito, sabi nga natin ay palagi natin ialay sa harapan ng buong may kapal. At sa ipinamanin po rito sa ating banal na masunod, ay pasalin ninyo ang inyong krus at sumunod kayo sa akin. Kaya kung isang sinasabi ng iba na Father, ayoko na ako kasi maging masaya. Kasi bakit? Kasi pag ako'y naging masaya, malulungkot ako. Sabi ko, kahit hindi ka maging masaya, malulungkot ka. Kasi kasama yun sa buhay. Pero kung ikaw ay binigyan ng Diyos na kayo sumaya, sumaya ka rin. Magpapasaya ka. Lalo-lalo kapag hindi ka naman gumagawa ng kasalanan. Magpapasaya ka kasi bakit? Yun ang kaakibat ng aming paghihirap at pagsumami, pag-alay ng ating sarili sa Diyos. Narin, tudurog na ayon ng kaligayahan. Kaya huwag kayo manghinaya na lumigaya. Sa bagang pag-aalala ninyo, mas malulungkot kayo. Hindi. Yun ang dulot ni Jesus, ang muling pagkabuhay. Yung pagiging kahirapan, palagi na kasama natin sa daigdig na ito. Yun ay kaakibat na lang ating pagiging tao. Pero alin, yung kaligayahan niya rin, dulot ng pagliligtas ng Diyos. Kaya anong sabi nga sa mga tao umiibig sa iyong pagkilos, palagi ka maligaya. Kasi bakit? Ba't mo ginawa yan? Sa pagmamahal sa Diyos at sa pagmamahal sa aking kapwa, pagmamahal sa aking pamilya, pagmamahal sa aking mga mahal sa buhay. Kapag kami nagmamahal, ano bang paghihirap nagiging pag-aaral. Ano man gawain, napakadali, pero kapag walang pagmamahal, bumibigat. Kaya rin, kaya ang sabi ni Jesus, offer me as a living sacrifice. Another translation, offer me as a loving sacrifice. Kasi pag sinabi mo, binibigay mo ito bilang sacrifice, may pagmamahal ka. Sino ang ibig sabihin ng pagmamahal ng Diyos eh? Pagbibigay ng sarili na hindi naghihintay ng kapalit. Na hindi naghihintay ng kapalit. Kapag naghihintay kayo ng kapalit, hindi na pagmamahal yan. E anong tawag ko pala kapag naghihintay ng kapalit? Business yan.
Kasi bakit? Yun ang kabalang, ang business, dahil laging may kapalit. Yung pagmamahal, walang kalapalit. Parigyan man yan, halimbawa, pagpapalit pag pinatikot. Pero kahit na walang kapalit, niligaya ka. Kasi bakit? Masasabi mo na, yung pag-inus ko is out of love. Kasi pwede kong ibigay kahit walang kapalit. Yun ang ibig sabihin ni Jesus. Take up your cross and follow. Pasanin ninyo ang inyong cross at sumunod kayo sa akin. Kasi yun ang ginawa ni Jesus. Pinakailangan ba na balikan natin yung kanyang magawin ko? Pero sa mga nagmamahal at naramdaman nilang sila'y pinamahal, hindi pwede silang hindi magmahal. Nakakahawa po yung pagmamahal. Ito yung itinog natin ngayong sarapan ng buong may kapatid. Ialay natin ang aming mga sakripisyo, buhay na sakripisyo sa harapan ng aming Diyos. Sumama sa palagayan ako sa Diyos Amang mapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumama sa palagayan ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon natin na nagkatawang-tawa siya lang ng Espiritu Santo, ipinanganak ng Santa Maria ng Birhen, ipinagpapasakit ng Lonzo Pilato, pinako sa krus, namatay at dinig, nanalig sa loob ng mga himayin, may katong araw na buhay na mabuli. Pumabayad sa lahat. Halulubos ka ng Diyos sa mga makapagayin sa lahat. Doon magpumulat pa rin ito at buong sa nabubuhay ng matay ng tao. Sumama sa palagayan naman ako sa Diyos Espiritu Santo na banalang simbahang katoliko. Samahan ng mga banal sa kapatawaran ng mga kasalanan sa pagkabuhay ng pinili ng matay ng tao at sa buhay na walang manalangin tayo sa Diyos Ama na sa pamagitan ng krus ni Jesus ay makamtan namin ang maluwalhating kaharian. Salamat. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa Santo Papa, mga obispo, mga pare, Dayakono, patuloy nawang magmingas ang inyong salita sa kanilang mga puso upang ito ang maging inspirasyon nila at lakas. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga pinuno ng pamahalaan, turuan mo nawa silang magmasid, magpasya at kumilos ayon sa iyong pananaw at hindi ayon sa kakayanan ng mundo. Manalangin tayo. Ama, tingin mo ang aming panalangin. Para sa mga may sakit, mga naghihirap, mga nasa pinggit ng kamatayan, at sa lahat ng dumaraan sa mga pagsubok ng buhay, makatagpo nawa sila ng pag-asa mula sa kanilang pamilya at komunidad. Manalangin tayo. Ama, tingin mo ang aming panalangin. Nawa, tayo'y magtulungan, mamuhay ng payak at nagsasakripisyo upang maging mabuting katiwala at mapapanal din natin.
panalangin tayo. Ama, linggin mo ang aming panalangin. Ama, tinanggap namin ang kalawang mong kaligtasan sa pamagitan ng pagpapasakit. Na Jesus namin, Panginoon, mapatag po nawa kami ng kapanatagan at pag-asa sa iwaga ng Diyos. Inirin namin ito sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.